panlahat. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, dalaing sa kamatayan. Alleluia, alleluia, Panginoon ang naghirap sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nalaing sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagkilala na ang iyong anak para sa amin na buhay talaga. Kami naway maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kaniyang padala, sapagat siya ang tagapamagitan magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinaguga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Anupat, nasubasob siya at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" "Sino po kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig." Tugon sa kanya, "Tumindig ka at pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." Natilihan ng mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita.
kaya't siya inakay nila hanggang sa Damasco. Tatlong araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalimatuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon, siya ay nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita ka niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco. Taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo ilang araw na kasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinaguga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia.
ang sinumang kumakain sa katawang aking hain ay naranahan sa akin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ang taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kaniyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kaniya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kaniya. Gayon din naman ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang maluwalhating Jesus Nazareno. Sa literatura po, pag kayo'y nag-aaral, mayroon doong tinatawag na denuma. Yun po bang parang curve? Flat muna, and then tataas, and then bababa. Una yung flat, ano po yung flat? Yung setting, o yung place. Pagkatapos, yung mga tao, the antagonist and the protagonist. Pagkatapos po ay yung climax. Pagkatapos ng climax, bababa na siya, understanding and acceptance. Upang maunawaan natin ang pinagmumula ng Ebanghelyo, bakit ganito kalalim ay i-apply po natin yung denuma ng literatura para mas maunawaan natin saan po yung lugar sa sinagoga sa Capernaum. Pero hindi lang yung basta sa Capernaum. Ito ay nanggaling sa Galilea o doon sa lawa ng Tiberias kung saan si Jesus ay gumawa ng himala ng pagpaparami ng tinapay. Kaya napakaraming sumunod sa kaniya. Kahit ako siguro nung unang panahon nang makita kong dumami ang tinapay, hindi na ako magugutom. Susunod na lang ako sa taong ito kasi anytime pala, pwede siyang magparami ng tinapay. So yun yung kaisipan ng mga tao noon, susunod na lang tayo kasi hindi tayo magugutom. Kaya niyang paramihin ng tinapay. Ito yung setting
Ito yung place kung saan nanggagaling ang ating ebanghelyo. Kaya ginamit ni Jesus ang pagkakataong ito upang magturo ng katotohanan tungkol sa kaniya. Since kumain kayo ng tinapay, nabusog kayo, kung tatanggapin niyo ako bilang pagkain galing sa langit, hindi na kayo magugutom pa at magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Isang sitwasyon, pagkakataong gumagamit ang Diyos sa karanasan ng tao. Hindi siya nagsasalita sa kawalan, palaging mayroong batayan upang maunawaan ang tao doon sa kaniyang karanasan. O nabusog kayo, hindi ba? Opo, sumobra pa nga. Ibig sabihin, kung doon sa pisikal na tinapay ay nabubusog kayo, ako bilang pagkaing bumaba mula sa langit ang magbibigay sa inyo ng katiyakan na hindi na magugutom kailanman. Mula sa salitang pagkain, ito ay lumalim, hindi na lamang tinapay, kung hindi ang aking laman. Ipinasok na ni Jesus sa kaniyang mga salita na hindi lamang tinapay ang nakabubusog sa inyo, kung hindi ang aking laman. Direktang sinabi ni Jesus, ang sinumang kumakain ng aking laman. Kaya nga sila ngayon ay nagtaka. Papaano? Nagtalo-talo sila. Papaanong ibinigay nito ang kaniyang laman upang ating kanin? Tunay ang salita ni Jesus. Bakit po ganito? Dahil noong lumang tipan, upang ang tao ay mapatawad sa kaniyang kasalanan, kailangan nilang maghandog sa templo ng hayop na sinunog. So sinunog nila yung hayop at pagkatapos nilang alisin ang dugo, kakainin nila ito bilang hudiyat na sila ay napatawad na sa kasalanan. Wala na yon, tapos na yon, binago na yon ni Jesus ang kaalaman natin tungkol sa lumang tipan ay pinagpanibago ni Jesus upang hindi na tayo gagawa ng kaparehong sakripisyo. Si Jesus na sa kaniyang kabuuan bilang tao, bilang ipinadalang anak ng Diyos Ama, ang naghain bilang handog at handog na yon ay namatay na sa krus. At sa kaniyang pagkamatay, nabuhay na baguli upang bigyan lahat ng pag-asa at biyaya ang tao sa kaniyang karanasan sa Diyos. Wala nang sakripisyo pang pwedeng lumagpas sa sakripisyong ibinigay ng anak nang siya ay mamatay sa krus. Katulad ng hayop na kinakain nila, na sila man din ay nagugutom pa rin, si Jesus bilang kordero sa ating banal na tabernakulo, kaya may kordero dyan sa taas eh. Siya yung hayop. Siya yung inialay na bilang katapusan at pinakamataas. At ito ngayon ang ating tinatanggap sa banal na Eukaristiya. Ito ngayon ang pagkaing nagbibigay buhay at patuloy nating tinatanggap upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Japan po noong 18th century,
Nung pinalayas ang mga misyonero, wala silang misa sa loob ng 250 years. Pero ang kanilang mga ninuno ang nagbiniyag at nagturo sa mga bagong henerasyon tungkol sa kagandahan ng banal na misa. Tungkol sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Imagine, 250 years. Walang ginawa ang mga matatanda kung hindi ipasa ang kanilang karanasan ng banal na Eucharistia. Kaya pagkatapos po ng 1858, nang pinayagan ng makapasok ang mga Katolikong misyonero, nagulat ang mga kaparian dahil may naghihintay sa kanilang halos 10,000 mga Katolikong Kristiyano na naghihintay ng pagbibigay biyaya ng banal na Eucharistia. Ang swerte po natin, napakabiyaya ng ating buhay. Araw-araw, pumunta ka lang sa dambana ng Poong Jesus Nazareno, mararanasan mo ang biyayang iyan na hindi nararanasan ng iba, na hinahanap ng iba, na uhaw ang iba sa banal na Eucharistia. Pero tayong pinagpala ng Diyos dito sa dambana o kahit saan mang simbahan, nagkakaroon tayo ng pagkakataong makiisa at upang kumain ng kaniyang laman at ang kaniyang banal na katawan. Bakit mo sinasayang? Bakit hindi mo pinapansin ang Diyos? Bakit? Diretso ang salita ni Jesus, ang sinumang kumakain ng aking laman ay may buhay na walang hanggan. Huwag po nating sayangin ang pagkakataon dahil tayo lang ang meron nito. Tayo lang na simbahan ang meron nito. Dahil ayaw nilang paniwalaan ang salita ni Jesus na diretso niyang sinasabi, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Ito ang pundasyon, ang lakas, ang diwa, ang biyaya ng ating simbahan. Pag ito ay nawala, hindi na tayo simbahan. Tayo ay nagtitipon lang kung papaanong isinabuhay ng mga unang Kristiyano ang paghahati-hati ng tinapay noong panahong iyon hanggang ngayon, hindi po ito nagbabago. At marami ng Kristiyano ang namatay para lamang dito sa banal na Eucharistia. Si San Tarsicius, na patron ng mga sakristan, ay batang-batang namatay dahil sa pagtatanggol ng banal na Eucharistia. Siya ang tagapagdala ng banal na Eucharistia sa mga Kristiyanong ikinulong dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa ibang galit sa mga Katolikong Kristiyano, pinatay nila si Tarsicius at doon nila na-discover na ang daladala niya ay ang banal na katawan
upang ihatid sa mga taong nangangailangan nito. Nakalalakad po tayo, nakapag-iisip tayo, na ibibigay natin ang ating kamay, nawa ibigay din natin ang ating puso at isip sa pagtanggap ng banal na Eukaristiya. Kaya tayo nagsisimba, kaya tayo nakikiisa ay dahil sa paghati-hati ng tinapay. At sa paghati-hati ng tinapay na yan, ang bawat isa ay kabilang sa katawan ni Kristo na tumatanggap ng kaniyang biyaya at ng kaniyang awa. Sayang po kung hindi tayo nakikiisa sa himala at pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Tanggapin po natin ng may pagsisisi at kababaang loob ang pangakong habang buhay sa kaniyang kaharian. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Minamahal kong mga kapatid, ibinigay sa ating ama, ng Ama ang kaniyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa kaniya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo, ang pinagmumulan ng bagong buhay. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eukaristiya bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkos higit na manalig sa Diyos araw-araw kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga may sakit, naway palakasin ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ng kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ni Kristo, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ama naming nasa langit, ibigay mo sa amin ang katawan at dugo ng iyong anak bilang pagkain at inumin sa aming paglalakbay. Marapatin mo na sa aming pakikipag-isa sa kaniya, kami ring lahat ay magkaisa bilang mga bahagi ng kaniyang katawan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang aming Panginoon, ang
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos sa mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Pinagpalaang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumairi. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister
ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Inuminang ka lang sa
Announcement. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Ang mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay makatapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School's Facebook page. Para sa iba pang tulong pang-edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero. 8-7-3-3-9-9-2-9 or 8-2-4-4-5-6-0-9 at saka 0966-211-2152. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aminawang pag-ibig ay lalong madagdagan nang ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nagutos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas.
Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Kristo Padre Jesus Nazareno.